babae, pinagbibiyangkan ang sariling ama para lang mabuhay? Bakit kaya? Sa una ay mapapaisip ka kung bakit nagawa ang bagay na hindi ka nais-nais. Kaya siguraduhin na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo na talaga naman ay maaantig ka sa kwentong ito. Kaya make sure na nakasubscribe ka at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos. At mag-iwan ng like para sa video na ito. Kaya simulan na natin. May mag-amang naninirahan sa bansang Europa. Ang lalaking ito ay nagngangalang Simon. Mayroong itong anak na babae na ang pangalan ay Sepero. May edad na 20 taong gulang, bagamat simple ang pamumuhay nila kagaya ng sa atin. Kung minsan pa nga, kumakain sila ng isang beses lang sa isang araw dahil sa hirap ng buhay. Sepero ay may anak na sanggol, 6 na buwan pa lamang ito. Subalit, napansin ni Simon na umiiyak ang sanggol, bagamat pinadidilang ito ng kanyang ina. Isang araw, gumawa ng paraan ng kanyang amang si Simon at nagnakaw ito sa isang tindahan ng tinapay nang sa ganun may maipakain ito sa mag-ina. Sa hindi inaasahan, nahuli itong nagnanakaw ng tinapay at agad naman itong isinumbong sa mga otoridad. Bagamat mahigpit ang batas sa bansang ito, sa kadahilan ng pagnanakaw ay dinampot si Simon at dinala sa bilangguan. Kaya sinintinsyahan ito ng habang buhay na pagkakakulong at hindi bibigyan ng kahit anumang pagkain hanggang sa bawian ito ng buhay. Pagkalipas ng ilang araw, nang malaman ni Pero ang pangyayaring ito, hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ng kanyang ama. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Simon sa kanyang anak, kaya niya nagawa ang bagay na iyon. Ipinagbabawal din na kahit sino man ang dumalaw kay Simon sa kulungan. Kaya gumawa ng paraan si Pero na kausapin ng gobyerno nang sa gayoy sa huling sandali ay makausap man lang niya ang kanyang ama. Nang mapapayag ni Pero ang kinaukulan na makita ang kanyang ama, ngunit sa isang kondisyon, ayon sa kautusan, mahigpit na ipinagbabawal na magdala itong si Pero ng kahit anumang bagay o pwedeng ipakain sa kanyang ama. Bago pumasok si Pero ay chinik muna ng gwardya ang kanyang buong katawan nang masigurado na wala nang dala ito na kahit anumang bagay. Nang makita ni Pero ang kalagayan ng kanyang ama, nang lalambot ito at hinang-hina. Sa puntong iyon, halos madurog ang puso ni Pero at lumuha. Hindi matanggap ang kalunos-lunos na pangyayari sa kanyang ama. Bagamat hindi makapapayag si Pero na mananahimik na lamang ito, kaya gumawa ito ng isang bagay na hindi kanais-nais sa paningin ng karamihan. Wala na rin pakialam si Pero na kahit ano pa ang sabihin ng mga tao sa kanya. Dahil wala nang maisip na ibang paraan si Pero, kaya nagawa niya ang bagay na hindi mo inaasahan. Ay pinadede ni Pero ang kanyang sariling ama, nang sa ganon madugtungan pa nito ang buhay ng kanyang ama. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pangyayaring ito? Comment down below nang masabi mo rin ang reaksyon mo. Kada araw na pagdalaw ay lagi niya itong ginagawa. Sa ganung paraan ay manumbalik man lang ang lakas ng kanyang ama. Pagkalipas ng ilang buwan, subalit ay may napansin ng mga gwardya na hindi nagbabago ang katawan ni Simon at malakas pa rin ito. Dito na nagduda ang mga bantay. Kaya naman nagsagawa ng mahigpit na pagbabantay ang mga gwardya at hinigpitan ang pagbabantay kay Pero. Isang araw, naglibot ang bantay. May napansin ito na hindi inaasahan at dito na nga natuklasan ang pangyayari. Naaktuhan ito na pinapadede ni Pero ang kanyang sariling ama. Bagamat hindi makapaniwala ang gwardya sa kanyang nakita, sino nga naman ang mag-aakala na ang ama ay pinadede ng kanyang sariling anak. Kaya naman agad itong ipinaalam sa kinaukulan.
Nang malaman ang balitang ito, halos hindi sila makapaniwala sa pangyayaring ito. Ngunit, imbis na magalit at parusahan ang mag-ama, ay naantig pa nga ang hukuman sa pinakitang malasakit at pagmamahal ni Pero sa kanyang ama. Nang dahil sa hindi pangkaraniwang pagmamahal na ipinamalas ni Pero sa kanyang ama, ay nakamit ng mag-ama ang inaasam na kalayaan. At dito na ipinagwalang sala ang kaso ni Simon. At dito na nagtatapos ang kwentong ito. At sana kapulutan mo ng aral ang kwentong ito kung gaano mo dapat pahalagan ang ating mga magulang. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kwentong ito? I-comment mo naman sa comment section dyan sa ibaba ng video na ito para malaman din namin ang opinion mo. Make sure na panoorin mo din ang iba pang mga videos na sigurado akong magugustuhan mo. Kung bago ka pa lamang dito, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos. Huwag kalimutan i-like at i-share sa mga kaibigan mo para malaman din nila. Maraming salamat!